lang sa ating asignaturang MTB MLE Grade 2 Tagalog. Tayo ay nasa Quarter 4, Week 4. At ang ating aralin ngayon ay katuksong lamang ng ating aralin na natalakay noong Week 3. At ito ay ang paggamit ng mga salitang pang-uri. Sa araling ito, inaasahang matutukoy at magagamit mo ang mga salitang naglalarawan. Maibibigay mo rin ang kasalungat at kasingkahulugan ng pang-uri na salita. Balikan natin si Melissa habang inilalarawan niya ang kanyang mga kaibigan na sina Amor at Nita. Ako si Melissa. Sila ang aking mga kaibigan, sina Amor at Nita. Mahaba ang buhok ni Amor. Maikli naman ang buhok ni Nita. Nailarawan niya ang kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng paglalarawan ng haba ng kanilang buhok. Inilarawan ni Melissa ang buhok ni Amor. Mahaba ang buhok ni Amor. Maikli naman ang buhok ni Nita. Ang salitang mahaba at maikli ay magkasalungat na pang-uri. Ang mahabang buhok ni Amor at ang maikli namang buhok ni Nita. Magkaiba sila, hindi ba? Isang mahaba at isang maiksi. Ano nga ba ang pang-uri? Ito ay ang paglalarawan ng mga bagay, tao, hayop, pook, at pangyayari. Sinasabi nito ang katangian tulad ng kulay, laki, uri, timbang, lasa, at itsura. Maaaring ang pang-uri ay magkakapareho. Maaari rin naman na ito ay magkakaiba. Ang pang-uri o salitang naglalarawan ang tawag natin dito. Ang pang-uri ay salitang naglalarawan o salitang nagsasaad ng katangian ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Maaaring ang mga katangian na ito ay ayon sa hugis, amoy, lasa, bilang, bigat, at iba pa. Ang pang-uri ay maaaring magkasingkahulugan o magkasalungat. Ang mga salitang may pareho o katulad na kahulugan ay tinatawag na magkasingkahulugan. Ang mga salitang mayroong kasalungat o kabaliktaran na kahulugan ay tinatawag na magkasulungat. Mayroong mga pang-uri na magkasingkahulugan. Halimbawa, malinamnam, malasa, mahusay, magaling, luma, antigo. Mayroon namang mga pang-uri na magkasalungat. Ilan sa mga halimbawa nito ay malayo, malapit ang kasalungat, malaki, maliit ang kasalungat nito, mataas, mababa. Tingnan natin ang bulaklak. Ano ang amoy nito? Bumuo tayo ng pangungusap gamit ang pang-uri na maglalarawan sa bulaklak. Ang bulaklak ay patlang. Ito ay patlang. Kumpletuhin nga natin. Ang bulaklak ay... Kung ang sagot mo ay mahalimuyak, magaling. Ito ay... Ano ba ang kasingkahulugan ng mahalimuyak? Kung ang sagot mo ay mabango, tumpak ang iyong sagot. Basahin natin muli. Ang bulaklak ay mahalimuyak. Ito ay mabango. Ilarawan natin ang mag-anak na ito.
ang pamilya ay ano kayang nararamdaman nila? Kung ang sagot mo ay maligaya, magaling. Sila ay masaya. Ang salitang maligaya at masaya ay magkasing kahulugan. Basahin natin muli. Ang pamilya ay maligaya. Sila ay masaya. Tignan natin ang ibon na ito. Gumawa nga tayo ng pangungusap mula sa larawan. Patlang ang lipad ng ibon. Patlang itong lumipad sa himpapawid. Ano kaya ang kukumpleto sa pangungusap na ito? Matayog ang lipad ng ibon. Mataas itong lumipad sa himpapawid. Ang mga salitang matayog at mataas ay magkasing kahulugan din. Magkasalungat naman ang ating gawin. Ilarawan niya natin ang bahay kubo na ito. Iginawa kami ni tatay ng patlang na kubo. Ilarawan natin at ito ay maliit. Basahin natin muli. Iginawa kami ni tatay ng maliit na kubo. Ilarawan naman natin ang bahay na ito. Wow! Ito ay napakalaki! Dito kami nakatira sa patlang bahay ng aking lolo at lola. Ano ang salitang makapaglalarawan sa bahay na ito? Kung ang sagot mo ay malaki, tama! Dito kami nakatira sa malaking bahay ng aking lolo at lola. Maliit, malaki. Ang pares ng salitang ito ay magkasalungat. Magkaiba ng ibig sabihin. Isa pang halimbawa, pagmasdan natin ang dalawang batang ito. Si Sita ay... Paano natin mailalarawan si Sita? Siya ay maliit. Si Ronald ay... Si Ronald naman ay matangkad. Ang salitang matangkad at maliit ay mga salitang magkasalungat o magkaiba ng kahulugan. Basahin natin muli. Si Ronald ay matangkad. Si Zita ay maliit. Matangkad at maliit ay magkasalungat. Ilarawan nga natin ang unan at bato. Patlang ang bato. Ito ay matigas. Basahin natin ang pangungusap. Matigas ang bato. Ilarawan naman natin ang unan. Patlang ang aking unan. Malambot ang aking unan. Ang mga salitang malambot at matigas ay magkasalungat o magkaiba ng ibig sabihin. Ihanda na natin ang ating self-learning module para sa ating mga gawain. Noong nakaraang aralin ay nasagutan na natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa at dalawa. Ngayon naman, buklatin natin sa pahina 21 para sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Piliin mula sa panaklong ang salitang may kaugnayan sa sumusunod na pang-uri. Isulat ang S kung ang nabuong pares ay magkasing kahulugan. At K naman kung magkasalungat. Kung magkasing kahulugan, S. Kung ito ay magkasalungat, K. Bilang isa, manipis. Ano kaya ang salitang may kaugnayan sa salitang manipis? Ito ba ay makapal, maganda, mahusay? Kung ang sagot mo ay makapal, tama, manipis at makapal, ito ba ay magkasing kahulugan o magkasalungat? Kung ang sagot mo ay K, magkasalungat, magaling, tama ang iyong sagot. Bilang dalawa, malakas. Alin kaya ang salitang may kaugnayan sa malakas? Malinis,
mahina, maputi. Kung ang sagot mo ay mahina, tumpak ang iyong sagot. Basahin natin muli. Malakas, mahina. Ito ba ay magkasing kahulugan o magkasalungat? Ang sagot mo ba ay K? Kung opo, tama, sila ay magkasalungat. Malakas, mahina. Bilang tatlo, marami. Ano kaya ang may kaugnayan sa salitang marami? Ito ba ay maliit, masarap, masagana? Kung ang sagot mo ay masagana, tama ang iyong sagot. Ito ba ay kasing kahulugan o kasalungat? Kung ang sagot mo ay S, kasing kahulugan, tama, marami at masagana. Ikaapat na bilang, maingay. Alin kaya ang may kaugnayan sa salitang maingay? Ito ba ay malambot, maasim, tahimik? Ang sagot mo ba ay tahimik? Ang maingay at tahimik ba ay magkasing kahulugan o magkasalungat? Kung ang sagot mo ay K, magkasalungat. Tama ang iyong sagot. Ikalimang bilang, mababaw. Alin kaya ang may kaugnayan dito? Malawak, makintab, malalim. Ang sagot mo ba ay malalim? Kung opo, tama. Ito ba ay magkasing kahulugan o magkasalungat? Ang sagot mo ba ay K? Magkasalungat? Kung opo, tama ang iyong sagot. Gawain B. Isulat ang kasing kahulugan ng mga panguri na nasa unang hanay. Sa unang kolom ay mga salitang panguri. Sa ikalawang kolom naman, ibibigay natin ang kasing kahulugan o kaparehas na kahulugan nito. Unang bilang, matayog. Ano kaya ang kasing kahulugan nito? Kung ang sagot mo ay mataas, magaling, tama ka. Ikalawang bilang, mahirap. Ano kaya ang kasing kahulugan nito? Ang sagot mo ba ay dukha? Kung opo, tama. Mahirap, dukha. Ikatlong bilang, tanyag. Ano kaya ang kasing kahulugan nito? Ang sagot mo ba ay sikat? Kung opo, magaling. Ikaapat na bilang, luma. Ano kayang kasing kahulugan nito? Kung ang sagot mo ay sinauna, mahusay ka. Ikalimang bilang, mabilis. Ang kasing kahulugan nito ay matulin. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Kung opo, mahusay. Kung hindi naman, huwag kang mag-alala. Pwede mo pang balikan ang video na ito. Ngayon naman, isulat ang kasing kahulugan ng mga panguri na nasa unang hanay. Kasalungat naman mga bata. Itim, anong kabaligtaran nito? Puti. Malambot, ano kayang kabaligtaran nito? Ang sagot mo ba ay matigas? Magaling. Ikatlong bilang, matibay. Ano kayang kabaligtaran nito? Ang sagot mo ba ay marupok? Tama, matibay, marupok. Ikaapat na bilang, mabagal. Ano kaya ang kabaligtaran o kasalungat nito? Kung ang sagot mo ay mabilis, magaling. Ikalimang bilang, malamig. Ano kaya ang kasalungat nito? Kung ang sagot mo ay mainit, tama ang iyong sagot. Basahin natin muli. Itim, puti. Malambot, matigas. Matibay, marupok. Mabagal, mabilis. Malamig, mainit. Yan ang mga panguring magkasalungat. Ating tandaan, ang
kuri ay salitang naglalarawan o salitang nagsasaad ng katangian ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Maaaring ang mga katangian na ito ay ayon sa hugis, amoy, lasa, bilang, bigat at iba pa. Para sa inyong takdang gawain, sagutin ang tanong na ito. Sino ang iyong idolo? Sumulat ng 5 pangungusap na naglalarawan sa iyong idolo. Nais mo bang ibahagi ang iyong gawa? I-send lamang yan sa EVK by Teacher Aileen Facebook page o kaya naman ay i-upload sa iyong Facebook o sa Facebook ng iyong mga magulang at lagyan ito ng hashtag Tutor Aileen. Huwag kakalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Teacher Aileen, para sa iba pang educational videos. Mapapanood nyo si Tutor Aileen kasama si Tutor Shane sa inyong mga telebisyon tuwing Wednesday at Saturday 9:15 to 9:40 ng umaga. Ang ating DepEd TV ay mayroong lessons para sa kinder hanggang grade 1 to grade 12 at ang ALS. Magsisimula ito ng 7 ng umaga hanggang 7 ng gabi. Maaari nyo ring mapanood sa DepEd Philippines Facebook page, DepEd Tayo Facebook page, DepEd EdTech Unit Facebook page at sa DepEd EdTech Unit YouTube channel at DepEd TV official YouTube channel ang ating tutorial. Maraming salamat sa iyong panonood at pakikinig. Lagi nating tatandaan dito sa MTV, mag-aral ay tunay na kailangan upang buhay ay maging matagumpay. Paalam! Keep safe everyone!